Okay, mga repapits, nandito na naman tayo. Nandito na naman si Sigma Motorsiklo para maghatid sa inyo ng panibagong video. Ito yung part 2 ng upgrade natin ng dual disc ni Charm. So, sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung ginawa natin. Technically, ang ginawa natin for today is, or dito sa video na to is, ni-restore natin yung mga parts na ilalagay natin kay Charm. So, remember, last time, pinakita ko sa inyo yung mga parts na dapat ilalagay. May bad news pala ako sa inyo. Hindi na natin ilalagay yung mga parts na yon kasi medyo yung ibang ano, maarte kasi ako. Medyo may issue yung fork at ayoko nang may issue yung fork ko. And at the same time, medyo kulang pa tayo ng mga parts. So, technically, ang ginawa natin is naghanap tayo ng isang buong motor. And luckily, nakahanap tayo ng isang motor. Actually, hindi to Z200. Nakahanap tayo ng Motorstar Z250. And for a trivia, napag-alaman ko and na-realize ko at na-experience ko na yung Z250 is mas magaan kay Z200. Yung mags ni Z250 mas magaan kay Z200. Yung fork ni Z250 mas magaan kay Z200, kasama na rin yung swing arms at iba pang mga parts. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kahit na maglagay tayo ng dual disc, hindi mahihirapan si Charm kasi magaan lang yung mga mags na ilalagay natin. Believe it or not, mas magaan pa sila sa stock na mags ng Sigma. So I am really really happy on the way it came out kasi I was not really expecting it. Nabigla lang kami nung pinagkumpara namin yung mags na meron ako na Z200 pati yung mags ng Z250. So ngayon parang masasabi ko na kahit dual disc ako or kahit magdu-dual disc ako, hindi mahihirapan si Charm kasi putya, sobrang gaan talaga ng mga parts na ilalagay. So pwede nyo ring i-google yung pagkakaiba ng Z250 na Motorstar at Z200 na Motorstar. Makikita nyo talaga lalabas doon na mas magaan si Z250 kaysa kay Z200. So, without any further ado, mga Repa Peeps, tawag dito, eto na yung video. Panoorin na natin yung step by step na nakalimutan ko yung word. Okay. Yung pagbubuhay namin ng mga parts niya, okay? Ni-refresh namin yung mga dapat i-refresh. Kaya ito, see the video. And sa mga shoutout pala, later na lang, okay? Nasa pwesto ko ngayon, di ako makapag-shoutout, hindi ko dala yung listahan ko. So, at the end of this video, try kong mag-shoutout, okay? Anyway, thank you very much and have a great day, okay? Bye-bye! Enjoy the video! Hoy mga Repa Peeps, nandito na naman ako si Sigma Motorsiklo para maghatid na naman sa inyo ng panibagong video. Nandito ngayon yung mekaniko ko. So part 2 to nung dual disc project namin. So today ang gagawin namin, i-condition muna namin yung mga parts na ililipat. And then right after that, papaanda rin namin tong motor. And then pag okay na lahat, mag-schedule kami ng araw para ilipat yung mga parts. So dito, malalaman nyo yung mga gustong gumaya sa setup ko. Malalaman nyo yung mga dapat gawin para hindi na kayo magkaroon ng problema pagka ginaya nyo. Okay? So, maraming salamat. Mga shoutout, mamaya na lang. Okay guys, so ito yung Z250 na dito na nakuha natin sa isap sa mga tropa natin. So, ayan, kung makikita nyo, ito yung dual disc nya. Ito yung engine, ito naman yung swing arms. So technically, kung mapapansin nyo, bakit bumili ako ng bago? Kasi yung mga parts na meron tayo, may mga konting issue. At since ma-arty ako, gusto ko salpakan na lang lahat, kinuha ko na itong buong motor na to. So ngayon ang gagawin natin, i-re-restore natin lahat ng mga functions ng mga yan. And then from there, bubuuin natin ulit siya. Okay? So wait lang. Okay. So ito yung gulong, yung isa sa mga mags na gagamitin natin. Okay. Yan. Bago pa yung gulong niya, pero di ko gagamitin yan.
So, ngayon, ang gagawin natin is, i-restore muna natin yung fork. Andito si Pops Melchor, isa sa mga latest addition natin sa mga tropa natin. Yan. Lalabas ka sa vlog, ha? As ito yung si Charm. Dami na natin sa ano, ginagawa sa kanya. Ito naman yung kay Melchor, bagong-bago pa. Okay. Sariwang-sariwa pa. Virgin. Option 1 year. Virgin. Virgin pa. Siguro mamaya pagdating ni paring Joel, ayusin namin yung footrest niya. Yan. So, ang unang gagawin natin, Ray, ito muna gawin mo, luwagan mo muna to, Ray. Ito mamaya, luluwagan muna namin itong mga to. Ha? By script, meron. Kuha lang ang by script. Okay, ang start natin, tatanggalin natin yung tapalodo. Pagkatapos tanggalin yung tapalodo, ewan ko sa kanya anong gagawin niya. Yan. So, ito na yung pinakahihintay ko. I've waited for like a year para magawa to. And now, ay yung bakal na hulog. And now, the day has come. Uy, nakalabas yung bayag mo. Bakit ano? Ibabay script mo pa. Bilog na. Yung alin, wala na? Bilog na yung alin. Bilog na? Bilog na ba? Okay. Meron pala doon. Diyan lang yun. Yan. Okay. Kaya nabilog na pala. Dad? Oh. Nagulog ako lang naman ako. Dali lang ha. Ah, malambot lang no. Okay. Tatanggalin lang niya muna yung mga caliper. And then, after nung caliper, ito ng mga to. Okay, so naluwagan na namin to mga repa. Ito, ito, naluwagan na namin to. So, ululuwagan na lang niya yung ano. Papakita ko sa inyo later on kung gano'n pa kaganda yung fork niya. Okay? Yes. So, cleaning na tayo mga repa. Nandito pala yung kumpare ko, si Baring Joel. Yan. May gagawin siya mamaya, buti dumating. Kada dumarating to, may ginagawa to eh. Ayan ulit si Pops Melchor, oh. Masaya siya kasi magagawa na yung footrest niya. Hindi na footrest yung footrest. Yan, we're cleaning it now mga bro. So, pagkatapos ma-cleaning yan, sasalpak na namin yung mga o-ring. Ito yung mga o-ring niya. May nagbebenta ng ganito, Munoz. Magkano daw? 18.5, pero running condition siya. Running condition. Tawaran mo ng 15. Par. Maganda pa yun. Ayan, linis lang ng ganyan. Kaso, 5 years unregister. Okay lang yun. Isang taon lang ang babayaran mo dun sa ano. Ito naman yung mga fork, makikita nyo, malinis na. So, masaya ako ngayon kasi yung mga fork natin, walang sugat. Hindi katulad nung sa nauna kong video. So, papalitan natin itong mga to. Ayan, pakita mo nga, pre. Papalitan natin ito mamaya. Papakita kung paano nilalagay. Alright. Di ba, par? Tapos, parting na mo, naka... Yung parang may ABS siya. Built-in na to. Oh, ABS. Apakan mo yung preno. Sobrang lambot. Kaya nga, ABS. Oo. Oh. Kaya yan. Okay, baka susunod yung video. Okay, so natanggal na namin itong mga sirang O-ring. Yan. Oil seal yan, hindi yan O-ring. Oil seal pala, sorry. Yan. Nagalit talaga yung mekaniko ko. Natanggal na namin. So ito yung mga ipapalit namin. Pre, may nabibili na ito sa Lazada. Pero meron din kay Honrad. Lalagay ko sa description yung ano, pangalan niya. Para ano, ito namang isa. Actually, ito galing to kay Coronel. Tapos ito naman, dust seal, galing to kay Honrad. So, sa mga nagaanap, yan. Ito naman, binenta sa amin, 20 pesos isang kilo. Yan, so lilinisin niya ulit. So guys, kung maaalala nyo, yung isang ano ko, may sugat. Ito walang sugat. Kaya masaya ako kasi wala silang sugat. So, ang magiging goal natin ngayon, pag naayos na niya yan, lalagyan natin ng oil. Papakita ko sa inyo mamaya yun. Nililinis niya ulit. Tuturuan din namin kayo maglagay ng oil.
Then after that, papaanda rin na to. Tatanggalin din namin yung ano, lilinisin muna namin yung kadena tsaka yung sprocket mamaya pag naibalik na yung fork. So linis muna lahat and then after paanda rin. Okay? So sana nag-enjoy kayo. Medyo putol-putol lang to kasi medyo mahabang video ang gagawin natin. Yan. Yun. Tsaka guys, siguraduhin nyo pala pagka naglinis kayo ng ganun, mapatuyon nyo muna kasi gagamit ka ng gasolina. Kasi yung mga rubber, bubuka pagka nasok sa gasolina. Kaya wag na wag nyo isusok yung mga ganito sa gasolina. Magkakaproblema kayo. Okay? Okay. Next tayo ulit. Next natin is oil, paglalagay ng oil dito. And then after that, salpak, tapos sa likod. So mga repa, ayan, lalagyan na niya ng oil yung ano. Tuti gagamitin nating oil. Sa mga nagtatanong bakit tuti, mura, tapos parehas lang sila ng quality ng fork oil. So sa Pilipinas, yan ang ano. So ayan, lalagyan na natin. So again, galing kay Honrad, tsaka kay Coronel, yung mga ano natin, mga oil seal at dust seal. Kung idea natin dito pa gagawin natin bago talaga yung ano. Ito yung isa. Ay, tangin na yun pala. Ito pala yung binibidyo. Lalagyan na niya. Okay. Yan yung isa. Okay. Ba't nilalagyan pala natin ng oil? Madaling yung lagay. Yung gamit na. Hala. Yun lang pala yung rason na. Yan. Kasama pa rin natin si Paring Ryan at si Pops Melchor. Umalis muna si Paring Joel dahil may pinagawa tayo. Pagdating dito nun, tapos na yung motor niya. No! Yeah, ayun. No! Parutak man, tiglob 90. Yan, so sasalpak na natin. Parod, pwede ako, lumunta na ang sumpit ko. Ha? Yan. Ha? Tatay, hindi sila mo. Ayaw? Ata. Kailangan natin ang pang... pok-pok. Okay. 90. Discard yan. Punasan mo na lang yan para gagamitin niya yung luma na? Para may pasok. Kahit ka, 90. 90 ang malok. Globe. Yan. Adi, ate, ganda lang kapit ang nagan ko. Kahit ka. Ito yung gagawin natin niya eh. Pupush mo lang. O, pupukpukin lang niya unti-unti. Okay. Dapat siguraduhin nyo na, ano pre, pantay yung pagkakapukpuk niya. Yung pagkakalagay. Yan. Pag hindi kasi pantay yan, magli-leak din. Mapukpuk mo yung cellphone ko, magli-leak. Pag napukpuk mo yung cellphone ko, magli-leak to. Yan. Dahan-dahan lang hanggang sa masira. Pag nasira na, tapos na. Oo. Wala na. Okay. So, hindi pa rin pa siya masyadong tapasok sa dulo. Pasok mo na ako kasi. Okay. O guys, yung pagpalalagay niya, kinakabahan ako. Again, nasira yung baba. Oo, kinakabahan. Lagyan mo kasi ng ano? Hindi ah, magbabangs na. Yan, so ipupukpukin pa natin mamaya yan. Hindi pa na ano din sa gadla. Okay? So papakita ko sa inyo mamaya, same as with this one. Tulungan ko lang muna siya. Okay. Oh, yun, nilalagay na niya. So ito yun oh. Buo. Yan. Lalangisin nyo rin ha, para ano, ayan, sinasalpak na niya. Dahan-dahan yung sasalpak yan. Papasok niya. Hindi mo pwedeng pwersahin yan pagka naglagay ka, dahil pag pinwersa mo, masisira yung ano, yung nilagay mo. Okay, so yun. Natural na masikip yan. Pops pa ay kuhanan niya. Sasalpak ko lang din itong isa.
Dahan-dahan mo lang iyan na siya pag ay pinabago. Mararamdaman mo yung higpit niya, no? Na talagang ano siya. Ayan. So lalagyan na natin ng oil. No. Gaano karami lalagay natin ngayon dito, Pops? Pag-isa. Okay. Pag-isa? Okay. Pag-isa lang. Ano dapat sumobra dyan? Ah, pag naglaro na siya, kung pag sinobran mo na yan, di na yan lang maglalaro. Ah, okay. Si parang Melchor ang cameraman natin. Nakukuha ba ako? Nakukuha. Lagay ka na. Lalagay, ito yung lalagay ka. Ito, yung buhok. Ito. Ikaw kung... Okay, lalagay din ako. Kung makapansin nyo guys, nangingialam na talaga ako. Tapos... Lalagay ko lang ng ganito. Ito wala nang sipat-sipat, basta isa lang talaga. Oo. Para sila naman ang packing nito. Wala namang mas marami, mas... Hindi ko alam yung ginagawa mo. So, i-shoot mo na. Shot, ano na yun? So, sure ball ka talaga na isa lang. Parang hindi pa naman na lahat eh. Hindi naman yung i-exhale lang naman yung pressure ng hangin pag binagyan mo ng kwan. Toti. So hanggang saan kaya ito? Parang sipati mo nga, parang one day lang. Sakto lang yan. Sakto lang ito. Hindi mo na talaga. Hindi mo na talaga. So saan na natin gagawin? Lalagyan na natin. Lalagyan na. Kunin-kunin yung takip niya. Asan yung takip niya? Oh, ito. So, ito yung takip. Lalagay namin. Ang paglagay, pre, una muna dito. Ito muna. Okay? Tapos ipitan. Bakit? Kasi dito po nakakapit yung mismo ano. Hindi po yung doon niigpitan. Nasaan yung ano? Ito. Ipitan natin. Okay. Si Mesa din. Hindi na tayo gumamit ng ano na. Yeah. Ng pandikit na galing. Wala ka naman? Wala pa. Treadlock. Okay. Bili ka ng ganun. Maganda ba yan? Maganda yun. Parang yun nilalagay din. Nilalagay nila yun sa factory. Ito, mayroon pa sa loob. No? Ang nilalagyan ng ganun yung mga bolts ng coin sprocket. Hmm. Pag walang... Yung kumakalas. Yung walang lock type nga eh. Di ba may mga tornel yung walang lock type? Yung nut lang mismo. Pero pag yung mga walang lock type, lalagyan yung trim lock. Maliit lang yun. Parang ay mo ngayon na pinapatak. Ah, okay. Ganun lang yun. Okay. So, ulit tanong ko, sure ball na ba yun? Wala na rin ilalagay? Wala. Sure ball na? Pag malambot. Depende naman sa'yo. Kung malambot, ilagyan mo ulit. Hindi, ginano ko lang kasi yung play nung ano. Lock. Naglock na. Ano, naglock na. Ano siya kay Pete? Nung hindi ka para girlfriend niya, puro bakla daw ang ano. Hanggang ngayon. Kaya, nakaigan na ako eh. Wala sa tabi ko. Namamakla sa dilim. Karibal ko'y bakla.
dalawa tayo. Tulungan kita. Bahala ka. Bahala ko sa sarili mo dyan. Hindi, yeah, dapat pabayaan mo kumigot din. Eh, hindi kita mo pa. Ala! Tigas? Tigas! Alright! Alright! Oh, saan pala? Ayos, ang ganda ng pop. Pag binagtaran mo pa ng toddy, hindi na naglaro. Pero yung langis niya, hindi naman mag-aano. Hindi. Hindi, di kulang yun, wala magla. Ang langis lang naman para hindi magasgas yung tube niya. Ah, okay. Tsaka, kwan lang, pag may maintain mo lang ng air pressure. May nilalagay ng air pressure dito na pang-gauge. Mahal yun kasi, wala akong problema. Yes! Na-repack na. Kung isa't kalating dito yan, hindi na yan ang maglalaro. Parang mas magaan tong mga to. Parang mas magaan tong mga to. Ramdam mo yung hangin? O, popsicle, i-pump mo. Ramdam mo yung hangin na lumalaban? O? No? Ikaw, Ray, subukan mo. Hangin yung mararamdaman mo eh. Baka, hindi yung spring. Baka lumipad ako. Hindi. Lambot. Oh. Diba? Kalahati lang yung sa akin ah. Okay, so guys, ibabalik na natin. Lilinisin muna na. Ibabalik muna tapos yung likod naman. Okay, mga repa. So, naibalik na namin. As is, hindi muna namin siya ilalagay sa Sigma ko kasi ibang schedule yun. So, right now, this is just part 1. Tinuro namin sa inyo yung paglalagay ng oil at pagbaklas. So, binalik na niya. Then ibabalik na natin to. Mamaya papakita ko pagka naibalik na. Pero as you could see, talagang binalik namin as is. Okay. Kasi titingnan pa namin yung bounce niya. Kaya hindi pa namin nilagay sa Sigma kasi gusto namin makapag-adjust na kami ng konti dito. And then after namin makapag-adjust, doon namin sasalpak. Pero base sa sukat namin, mali ako dun sa una kong conclusion na pwede yung, actually pwede yon, pwede yung T-post tsaka butterfly or yung triple clamp. Kaso magiging problema, mas malapad kasi yon, mas malapad yun dito kaysa doon. So maglalagay kami ng spacer at marami pang gagalawin. So what we're gonna be doing is, ililipat na namin tong buong to, tsaka to, doon magpapalit na sila. And according to Gerald Lakad, isa sa mga tropa nating nakagawa na ng prosesong to, plug and play daw yung T-post dun sa leeg ng Sigma. So, yan. Makikita natin yon sa mga susunod kong video. Pero sa ngayon, tinitingnan muna niya yung mga bearing. Okay? So, I hope okay yung mga bearing para maano namin, makita namin. Papalitan pa ba natin ang bearing yan? Ha? Papalitan pa natin ang bearing? Hindi pa, no? Re-repack lang natin. Okay guys, so maswerte tayo. Repack lang gagawin natin dito next time. Pero sa ngayon, lalagyan lang muna natin ng anti-rust para lang masiguradong okay yung ano. Ang maganda kasi, naalagaan ng oil yung mga bearing nito. Okay. Grasa. Oo, tsaka grasa. Ibabalik mo pa yan, no? Hindi na, open yan. Ay, wah, hindi naman yan. Ganyan na yan, open na yan. Meron naman. Meron naman siyang ano. Linisin mo muna yan bago may balik. Ga dito, oh. Maluluto to. Ay, maluluto pala. So, ayun, sabon. Pwede ba yan? Ha? Sabon? Saan? Doon. So, yun, lilinisin niya. Mamaya ulit, bro. Papakita naman natin yung pagbaklas nito. Then, pag nabaklas, napapaanda rin na yun. Madali naman na to. Lilinisin lang namin yung kadena.
Andun pa rin yung mga kumpare ko. Tsaka si Melchor, nagkikwentuhan sila. Okay guys, patuloy pa rin ang pagsalpak ni paring Ryan. Okay. Hindi pa to final. Titingnan lang namin yung bounce niya. Pero pre, isa lang masabi namin. Maganda yung... Maganda no, Ryan, no? Yung mismong fork, no? Yan, so... Likod, tapos pandar. Yamit din. Wow. Pagluluto ko siya ng sinigang. Par, dito ka na rin kumain, ha? Magluluto si Mrs. ng sinigang, eh. Alright. Okay, bandang likod na tayo. Nilagyan niya ng anti-rust. Yan, oh, para maglaro. Ang maganda lang dito, gumagana pa yung caliper sa harap at gumagana pa yung caliper sa likod. So, sabi ni Ryan, good end. Isa sa mga good news is, gumagana pa tong kadena. So, hindi mo na ako bibili. Marumi lang daw to sabi ni Ryan, pero goods pa to. Kaya ang gagawin natin ngayon, babaklasin natin siya. Pagbaklas natin sa kanya, tatanggalin natin ngayon yung sprocket. At yung, ano na, okay na pag ganun, lilinisin lang naman. Yung sprocket, wag na rin muna natin ibalik, ibabad na rin natin, no? Buo na yan, pati panel mo. Oh, pati flange, no? Baka kasi may treadlock, sayang naman yung treadlock. Oo. Hindi naman natin talaga tatanggalin. Lilinisin ng anti-rust, and then titingnan na rin yung mga spacer kung, ay, yung mga, titingnan na rin yung mga, ano, yung mga, tawag dito, yung mga adjuster. Tingnan mo na rin adjuster na, pants na, kung okay pa. Okay. And then right after this, papaanda rin na. Hopefully, mapaandar. Kasi nagluluto na si Miss ng pagkain. Gutom na yung isang bata. Nagluluto na siya ng sinigang. So, ayan. Kailangan niya talagang baklasin. Oo. Tatanggalin na talaga. Okay. So, papakita natin mamaya pagka ano na. Okay, so natanggal na natin yung mga flat washer niya. Tatanggalin na niya yung mismong gulong. Bili ka na ng flat washer mo. Para hindi mabutas yung singam mo. Kaya nga nila. Tibakbak na din eh. Hindi yung tibangin na. Hindi yung sprocket. So sisilipin na natin ngayon. Again, mga bro, ang goal natin ngayon, hindi tayo magbibuild. Sisilipin lang natin lahat ng mga dapat silipin dito sa Z250 na to. Para malaman natin kung pag mag-build na tayo, mas madali na kung meron pang babaguhin na wala. Pero, as of now, all good tayo. T-post, all good, no? Butterfly, all good. Fork, all good. Magsarap, all good. Ito na lang muna, titingnan natin. Kadena, all good. Calipers, all good. Tapos, tag dito. Axle, all good. So, malalaman na lang natin yung mga bearing na itong malaking motor na to. Mamaya, pag ano na. Oh! Ay, malaki! May nakita raw na airplane yung anak ko. Okay, so pagbaklas mamaya, papakita namin sa inyo. Pause muna natin. Jack. Yung jack, itatas ko pa. Pulse, mataas na. Tara na. Eh, huwag yan. Sa harap. Tara. Yung spacer niya, no?
First time ko makikita ng kinakatay na ganito ah, big bike ah. Medyo mas mahirap pala siya pag kumpara sa mga maliliit talaga. Parang mas maganda yata kasi yung natin tanggalin. Ito. Kulang. Paano, wala lang yun. Yan, so titingnan natin ngayon kung okay pa siya. Kung okay pa, no? Uwis pa. Wala pang alog. Tapos, so focus mo. So, makikita niyo, wala pa siyang alog, oh. Wala pa siyang alog. Tapos, dito rin, maganda pa siya. So, repaint lang to, tapos repack. All good na. So, ngayon, mamayang konti, papakita natin yung, ayun, pakita mo to, ito yung pinaka-importante. Ayan, oh, ito yung 520 na sprocket, tapos ito rin yung flange, or ito yung sprocket holder, lilinisin natin to, papakita natin sa inyo mamaya. And then from there, ibabalik siya, tapos i-re-restore na siya. Okay? So, mamaya ulit. Okay, pause mo na pa. Okay, gabi na. Sabay-sabay na lang tayo mo eh, mamaya. Oh, gabi na. Dito na kayo kumain. So, nalinis na namin to. Ayan, natanggal na yung mga karamihan ng kalawang. Pero meron pa rin. Pero, okay na siya. Tapos, ibabalik na yung dito yung gulong. So, in total, ang conclusion natin dito is lahat ng parts na kailangan natin are all working, kasama yung mga kadena lahat. So, ang susunod na video nito is mapapakita na natin yung pag-assemble. So, let's wait another week or another 2 weeks, kasi yung mekaniko ko may gagawin pa sa mga susunod na araw. And then from there, ilalagay na natin yung mga parts all together at mabubuo na ulit si Charm na may dual disc. Okay? And merong additional to mamaya, papakita na natin yung pagpapandar. Sana mapandar natin ngayon. Okay? So that's it. Next time ulit at tingnan natin kung aandar. Ayos. Paano ba to? Gabi na. Hindi na namin natapos. Hindi na namin pinaandar. Mahalaga lang is yung mga parts na kailangan natin all working. So sa susunod na video natin, panigurado ano na to, diretso na yung ano. And meron kaming nalaman yung mga Z250 pala na motor tulad nun, mas magagaan yung mags kumpara sa Z200. Mas mabigat yung Z200. Bakit namin nalaman? Kasi di ba meron pa akong Z200 na mags na nandun sa loob. So, pinagkumpara namin kanina, ba mas magaan pa kahit may gulong. Kaya, ayun, masaya kami. Okay yung swing arms, okay yung mga bearing, okay yung sprocket, kadena, okay yung fork, okay na lahat. So, expect na yung susunod na video, conversion na. Okay? And yung mga shoutout pala, sa dulo na lang ng video na to, gusto ko palang magpasalamat kay
Pops Melchor, kay Pops Joe, ay paring Joel, ay paring Ryan Go na nagpunta dito. Ayan, binabalik na nila yung baterya ng puti. And ito yung latest addition sa amin, yung kay Pops Melchor. So yun lang ha. Maraming salamat and peace! Shoutout! Bandang huli na! Okay, so napanood nyo yung video natin mga Repa. Sana nag-enjoy kayo. Ako masaya ako kasi kompleto na siya. Ang inaantay na lang natin ngayon is yung schedule ng mekaniko ko kasi wala siya sa mga susunod na araw. And at the same time, pinaschedule ko na rin kay paring Joel ko yung tawag dito, yung pag pa-fabricate ng swing arms ko and yung telescopic tsaka together with the triple club kasama na yung butterfly. So now napagtanto namin na yung Z250 fork ay sakto sa Sigma, kaso ang problema mas malapad siya. So kung ilalagay namin yun sa stock na butterfly tsaka triple clamp ng Sigma, baka magdagdag pa kami ng spacer and at the same time baka hindi magkasya yung ehe lumiit. Kaya ang gagawin na lang namin, ililipat na lang namin kasama yung T-post, okay? And anyway, I just wanted to say thank you sa mga taong tumutulong sa akin sa pagbibuild neto. Si paring Joel Macabio, maraming salamat sa iyo. Ryan Ponciano, ang aking mekaniko, maraming salamat sa iyo. Pops Gerald Lakad, maraming salamat dun sa mga tips na sinasabi mo sa akin. Si yung mga tumulong sa akin na mabuo tong mga parts na to, maraming salamat sa inyo. Kaya ayun, siguro ang i-shoutout ko na lang muna yung mga tropa nating naaalala ko. Shoutout kay Pop Shell, shoutout kay Kapotek Vlog, pre, dumadami na, na-monetize ka na. Paring Chill Ride, okay? Na-monetize ka na. Pampanga Sector, maraming salamat sa inyo. Panglayo, okay? At sa lahat ng sector ng Sigma Pilipinas. Suportahan pala natin Sigma Arangkada ni Beta Aling Madrid, nagbe-vlog na rin siya ngayon. Hanapin nyo lang Sigma Arangkada, medyo may mga video na rin siya. So ayun, sa mga walang sawang tumutulong sa atin, good news, magpa 5,000 na tayo, road to 5,000 subscribers, and then I will be uploading some video naman, tutorial about Sigma. So yun, Pops Jasper, malapit na yung underneath mo. Pops Joseph Josely, good job, tuloy-tuloy mo lang yung vlog mo. Okay, marami rin yan. Joseph De Leon, supportahan din natin sa vlog niya. At yeah, marami pa tayong mga gagawin. So anyway, thank you very much. At sa susunod na kabanata, part 3, sana mabuo na natin to. Thank you, have a great day. Bye-bye.